pasukan yung mga polis. Putukan ka agad. Siyempre, ako, dumive ako para may cover. Tapos nakita ko, yung hold upper, tinutok sa akin yung barrel. Pinutok! Umilag ngayon ako. Tinamaan yung katabi ko. Bagsak! Idol, huwag ka may ganong rape. Tama mo naman kami para mas maganda, di ba? Teka, teka. Alam nyo, sa trabaho to, kailangan ng tapang at tibay ng dibdib. Oo, dibdib! Alam mo, Larry, naninibago ako sa'yo. Hindi na ikaw yung dating Larry na kilala ko eh, na editor ng campus organ natin. Jess, hindi ako nagbago. Mas naiintindihan ko lang ngayon na iba yung principles ng campus journalism kaysa paglabas mo sa totoong mundo. Ewan ko sa'yo. Pero dati naman, sensitive ka sa mga injustice. Teka, anong injustice doon? You have to understand na ang trabaho ng media mag-report kung anong dumadating sa kanya. At sa pagre-report, meron din tinatawag na angulo yan eh. It need not be politically correct, but it has to be the best side of the story. Otherwise, hindi kakakagatin ng audience mo. News as commodity, ganun? Oo! Ewan ko sa'yo, pero ako, ayoko makipagtalo sa'yo. Okay. Let's change the topic. Good. Pagtalunan na lang natin kung sino sa amin ni Bito ang sasagutin mo. Idol! Si Bitoy! Ayun! Ayun! Si Bitoy ha! Ayun, kaya niya yan! Kaya! Okay! Ano kayong gagawin niya? Anong ginagawa mo dito? Ang kulit-kulit mo ah! Pinagbigyan na kita minsan, di ba? May sasabihin ako sa kanya eh. Anong sasabihin mo? Ses, may trabaho na ako. Talaga? Sabi ko na sa'yo, magtsaga ka lang eh. O anong kwento mo naman sa akin oh? Ganito kasi yan eh. Nakakalalaki ka na. Kung ito nakakalalaki. Dong! Pala tumuha sa akin itong katipada kong to. Papatulong ko to. Easy lang. Patagal lang ako nalang sa'yo eh. Easy lang, easy lang. Uy, sulot! Baka gusto mong tracing kita. Subukan mo. Ah, ganon. Kala mo, tama ka. Oh! Ay, ikaw, ha? Ano? Ano? Ha? Problema nito eh. Babae lang. Gusto mo, mahanap kita ng mga pagpaparausan mo. Ano? Oh. Ayos! Ayusin mo muna yung tulo mo. Paho mo. Ogilier, may problema ba? Hindi, wala. May iniisip lang ako. Uy, malaki ba pare? Anong ginagawa mo? Kukuha kita ng beer. Bubuksan ko ba oh? Alam mo, napag-isip-isipan ko kasi. Tutal, naumpisa na natin. Sana tuloy-tuloy na. Abay, dapat! Dapat! Eh, maganda yan! Central ba ko, pare? Maganda yan, pare. Pangarap ko yan. Masarap talaga ang pakiramdam ng tumutulong. Yun eh. Kasi alam mo, hindi lang sana mga taga rito ang tinutulungan natin. Alam mo, sa labas, marami palang mga street children na kailangan ng tulong. Teka, sandali, Gilier. Ano ba iniisip mo? Kung ano man ang pangarap mo sa buhay, labas kami ron. Hindi, pare. Tino mo, ha? Gilier, anong pakialam namin doon sa mga batang pinababayaan ng magulang sa lansangan? Problema na nila yun. Ikaw naman, oh. I think Gilier is right. Diba? Madead man tayo, hindi sasabihin ng mga taong puro kalokohan lang ginawa natin. Bayani ka ngayon. Eh, wala ka naman binatbat bukas. Ikaw talaga, Corrigo. Simula nung kabataan natin, puro masamang bad na ang tinuturo mo sa akin. Kahit pa paano, gumawa tayo ng mabuting good. Kahit a few only. A little only.
Tama ba ako, Correct? Loko-loko ka rin eh. Alam mo, kulang ka lang sa chicha. Puro aso kinakala mo eh. Subukan mo manok. Masarap. Paluin kita ng bote eh. Puro kasi katarantaduan naman yung pinagsasasabi mo eh. Pakinggan niyo ako ha. Alam niyo. Gilyer, payag na kami, Gilyer. Pero magbibigay lang kami yung maluwag sa kalooban namin. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung maluwag, hindi ba? O hindi nagkakaintindihan tayo. Saan tayo mababa eh? Pagsaligan na, hindi na darating yun. Darating yun. Marami pa akong gagawing report eh. Pag hindi ko natapos yun, sasabunin mo ako. Bakit? Paglalabay ka ba ng misis mo? Ano ka? Bakit, Amboy? Gusto mo raw akong makausap. Sandali lang, Batch. Tungkol dun sa mga binibigyan yung tulong sa Squadra Seria. Napagalaman kong hindi yung galing sa mga Ledesma. Maraming nakawan ang nangyayari sa Kamaynilaan. May palagay ako may kinalaman kayo ni Boy Peklat. Gilyer, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo kung saan ako nakatayo. Magkababata tayo. Pero pag napatunayan ko may kinalaman ka sa mga nakawan dito, magkakahiyaan tayo. Maganda mga pangarap mo. Ewan ko lang. Kung magandang tingnan ng mga tao'y pinakakain mo na nanggaling sa nakaw. Alam mo, Amboy? Sa isang taong nagugutom, hindi malaga sa kanya kung saan galing ang pagkain kanyang kinakain. Ang importante ay meron siyang isinusubo para mawala ang hapdi ng kanyang sikmura. Nagpapaalala lamang ako, Gilyer. Ayokong bandang huli. Tayong dalawang magkababata magkaputukan. Hindi kita tinuruan ng arnes para pagkakwartahan ito, Lorenzo. Sinanay kita o pang maging matalas ng isip. Putok ang katawan at maging kagalang-galang kahit sa pakikipaglaban. Tata, anong gagawin ko rito? Magtanim ng palay sa kapirasong lupa. Isang beses ang taong kumag-ani. Aasenso lamang tayo kung gagamitin natin ng talino sa arnis. Paggamit ng talino at halos pagpatay sa bawat mga kalaban mo, Lorenzo. Nakabot sa akin ang balita. Kilala ka bilang berdugo ng arnis sa Manila. Kaya gusto kong baguhin ang reputasyon na yan eh. At yan ay magagawa ko lamang kung ipagkakaloob mo sa akin ang kamagong. Ang kamagong. Ang kamagong ay para sa pinakamahusing humawak ng arnis. Tata Sotero, naniniwala akong akin ang karangalang yun. Paano ka nakatitiyak? May hahamon pa ba sa akin dito sa Mabolo? Gismil, Tata Sotero. Gismil, katapat ng kamagong. Walang katapat na halaga ang kamagong. Tata Sotero, hindi ako babalik ng Manila na hindi dalihan. Lorenzo, ngayon ko pinagsisisihan ang pagtuturo ko sa iyo. Wala ka ni katiting na paggalang sa arnes. Kailangan ko yan. Tata Sotero, huwag niyong piliting kalimutan kung amahin ko kayo. Lorenzo, patunayan mong karapat dapat ka sa kamagong. Matanda ka na, Tata Sotero. Ay! Umalis ka na, Lorenzo. Kalimutan mo mag-amain tayo. Huwag mo lang ngayon, huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na!
Ayos! Ayos! Sige! Mapupunta rin sa akin yung kamagong na yan. Di ba natta? Hindi mo makukwasa na! Sabi! Ayaw mo! Ayaw mo! Hindi pa pala yung tapat na! Ayoko! Ibigyan mo ba sa akin yan? O papatayin kitang matanda ka? Mapapatay mo ako! Hindi mapapasa yung kamagong! Ganun na! Si Maestro Sotero! Ginugulpi ni Lorenzo! Saan? Sa bahay! Ikaw ba naman? Sandali! Kasama ko! Lorenzo? Bakit kaya? Ay, ayaw ko! Kaya si Maestro Sotero! Ano nangyayari si Maestro Sotero? Ay, Preso Lorenzo, gusto mo gawin ang kamagaw. Hindi na ako lalaban. Ayoko nang makita ang pagmumukha sa bayan ito. Oh, Manuel.